Hello, good day everyone. So this is Food Bite PH. So hindi po ako makapag-upload ng recipe video ko ngayon kasi may sakit po tayo. Pero I'm trying my best to make a video na pwede kong ma-share sa inyo. Something that I can feed you, hindi man pagkain, na nakakain, but ng ating katawan. But it is for our mind and soul. I hope this video can add up knowledge sa inyo. And sana I can share, dito sa i-share ko, sana may matutunan tayo sa pag-YouTube. Kung tayo man ay nag-i-start pa lang, and if you're a new YouTuber, I will call it YouTube 101. So, today po, first thing na pwede kong ma-share sa inyo is, siguro kailangan lang natin maging consistent. Consistent tayo sa paggawa natin ng video and sa pag-upload natin ng video. So, yun yung pinaka-first thing. When we make our video, kailangan every week at least meron tayo, kung yun man yung gusto natin, every week meron tayong upload. Or at least twice a week. Depende sa inyo kung gaano yung iba sa atin magagaling talagang mag-edit and mabilis and maraming content na naiisip. So, some are once a week. So, kung ganun yung gusto nyo, okay lang naman yun. Let's do it. And don't sacrifice quality. Yung basta makagawa ka lang. Basta makagawa ka lang para marami kang video. And the content is not that quality. Pati na yung pag-edit, hindi quality. Sayang lang po ng oras mo. Walang masyadong manonood. Sayang lang. Bitin ko po, sayang lang. So, don't sacrifice the quality for the quantity. So, mas maganda pong mag-upload ka na lang ng once a week basta yung video mo is quality at siguradong may manonood. And yung content mo is something that people pwede mag-enjoy, pwede mo silang matouch, something na maaapektuhan yung viewers mo. Mapapatawa mo sila, mapapasaya mo sila, or they can learn something at least. Sunod, stick to schedule. Kung nag-upload ka ng twice a week, thrice a week, or once a week lang, then stick ka lang doon para you know, tayo, marami tayong ginagawa other than YouTube para nagagawa pa rin natin yung mga gusto nating gawin. And without leaving YouTube, na hindi naapektuhan yung ginagawa natin sa pag-YouTube natin. Kung nag-decide kang once a week ka lang mag-upload, then do it. Mag-upload ka lang ng once a week and make sure na quality ang video mo. Ang kagandahan lang, pag consistent ka dun sa schedule mo na once a week ka lang, nag-expect na yun, alam na expected na yun ng viewers mo na today, this week, ito yung upload niya. Aabangan namin yung next week. So, minsan maganda rin, lagyan natin ng medyo hint kung ano yung mangyayari next week. Parang yung nanonood tayo ng mga films, movies, series. Minsan sa dulo, di ba, medyo may pabitin para nag-i-expect yung viewers mo for the next, ano kayong mangyayari. Lagi kang mag-iwan ng tanong sa isip ng viewers mo. Especially dun sa mga general vlogs. Sa amin naman, ang mga pagkain, hindi na masyado applicable yon. Kasi, well, expected na rin yon. Kasi ano kayang lulutuin niya next week, ganun. So, sa travel vlogs naman, saan kaya siya pupunta next week? Sa mga gaming naman, mananalo kaya siya? Matatalo kaya siya? Ano kaya yung bagong, baka may bagong hero siya? Diba? Doon naman sa mga vlog na nag-upload ng mga kumakanta sila, ano kaya yung gagawin niya next week? Ano kaya yung kakantahin niya next week? Mga ganun. Let your viewers expect something sa susunod na i-upload mo. And consistent ka dun sa schedule mo para alam nilang next week dalawang video upload ni ganun, or may tatlong video na naman akong papanoorin ni ng vlog ni sunod, hindi naman kailangan mag-invest ng napakagandang camera, bumili ng napakagandang camera. Minsan yung cellphone, ako cellphone lang din yung ginagamit ko, okay na yun basta tama yung ginagawa mo. Pag nag-video tayo, dapat hindi yung patayo, make it sure na laging horizontally pag nag-video tayo, para pag in-upload natin sa YouTube, maganda siya tignan. Hindi yung may nasa gitna, tapos black dito. Diba, ang pangit tingnan. And mas maganda yung buong screen ng sa YouTube ay nakikita yung video mo. And that's what we call quality din. Yun, tinitingnan din ang viewers natin yung quality ng ating video. Mas maganda siguro kung mag-i-invest ka at tripod. Kasi dun mas nakikita nung mga viewers kung kasi pag medyo shaky kasi, masyadong magalaw yung video mo, kasi hawak-hawak mo, it makes your video very unprofessional, hindi siya ganun ka-quality, and very newbie ang tingin ng mga viewers, and nawawalan silang minsan ng gana doon, or nalolos yung interest. Maganda pag na-stabilize, maganda yung stabilization ng ating video, kasi parang medyo professional naman siya, diba? It add up doon sa value ng video mo, it add up to the quality of your video. Sa lights, kung maganda rin na may lights, kasi yung lightings, katulad ngayon, not necessarily bibili ka ng maraming ilaw or ring lights, pwede mong gamitin yung lights ng araw, yung ilaw niyo mismo dito sa bahay, sa room niyo. So, always use light din, para kitang-kita ka. Pag sobrang dilim naman, katulad ngayon, pag wala ako, di ko to ginamita ng ilaw, sobrang dilim ko, kung wala to, medyo pangit yung video ko.
So, I use yung sunlight and yung ilaw ng room namin. So, mas maganda mag-invest ka sa stabilization and lights. Huwag na yung fancy camera. Kahit ano lang, kahit cellphone lang, pwede na yan. Maganda naman yung quality pag sa cellphone, basta tama lang yung ginagawa natin. Audio quality control. Consistency dun sa audio mo. Alam yung dito sa first part ng video mo, ang ganda-ganda ng voice over mo, ang ganda-ganda ng tunog, tapos biglang sa mga sumusunod na clip mo, pahina ng pahina, or medyo pangit na yung quality, hindi siya pare-pareho, isa din yun sa nakaka-loss ng interest ng ating viewers. So, iiwasan, dapat consistent. Tapos yung volume sa pag-edit, kung 50-50 lang lahat, kung 70-70 lang lahat, para pare-parehas yung tunog. Ikaw ba naman yung makikinig ng ang ganda-ganda dito, tapos parang bumubulong dun sa may bandang dulo? Medyo yung tingin sa atin ang very unprofessional din sa paggawa ng content. So, di ko naman sinasabi maging professional kayo agad, pero sinishare ko to para, alam yun, ito na yung tip para pumunta tayo lahat dun sa pagiging professional. I hope this video can, sana nakashare ako ng knowledge sa'yo, sa inyo. Kung gumagamit kayo ng mic, make sure na yung distance ng mic nyo is always the same. Kung 1 meter lang lagi, para yung audio quality hindi pa iba-iba. Yung volume level, sabi ko nga, kailangan yung volume level mo consistent din. And right background music, mahalaga po yung right background music, kasi make sure na hindi na overwhelm ng background music mo yung content mo, yung mga sinasabi mo, yung ginagawa mo. And make sure na bagay siya dun sa content natin, yung background music natin, kasi nakakaiyak yung content mo, pero rock and roll, malabo naman ata tayo dun. Sunod po, becoming popular. So, quality means nothing if your content isn't consistent. Halimbawa ngayon, travel vlog ka, biglang nagluluto ka, next time biglang gitarista ka naman, next time biglang ganito ka na naman, next time medyo maguguluhan siguro sa atin yung viewers. Kung magsimula tayong general YouTube talaga, katulad ni na Kong TV, si Kong naman, kung patawa and everything else, talent and everything, general talaga siya. Kung ganun ka nagsimula, okay lang. Pero kung nagsimula ka bilang gitarista and doon ka nakilala sa pagiging gitarista, bigla ka nagluto, mapapawaw sa iyo yung tao, pero sasabihin ng tao, ano nangyari doon? Guitar, ano siya, diba? Yung content niya. Or, mas maganda, consistent tayo doon sa inaabangan ng tao sa atin. Para, kasi yung iba, kaya ka lang nagustuhan dahil gitarista ka, hindi naman dahil nagluluto ka. Kung gitarista ka, bigla ka nagluluto, yung ibang mga gitarista nagka-interest sa'yo tapos mas nag-focus ka sa pagluluto na, mawawala na yung mga viewers na yun. They might unsubscribe. So yun, kung pabago-bago ka ng content, yung mga taong dumikit doon sa content na nagustuhan nila sa'yo, they might unsubscribe and lose interest as well. Just be yourself. Kailangan magustuhan ka ng tao, hindi naman kailangan lahat magustuhan ka. Yung kailangan lang is yung magustuhan ka nila kung sino ka. Kaya just be yourself. Kasi kung magpapanggap ka na si ganito ka, si ganyan ka, and for the next video mo, iba ka na naman, sabihin ng tao, sino ba talaga to? Sino ba talaga siya? Ano ba talaga siya? Maguguluhan. Huwag nating hayaan maguluhan sa atin yung viewers. So, just be yourself. Kung masayahin ka. May mga kilala akong YouTuber na parang laging galit. Di naman sila talagang galit. Yun lang talaga. Ganun lang talaga sila. Laging galit. Kung magsalita. Pero yun kasi sila eh. Pero nagugustuhan sila ng tao because they're consistent of who they are. Diba? Like, makagago. Diba? Ang gago talaga siya. Mahilig siya mang gago. And consistent siya dun. And nagugustuhan siya dahil sa pagiging gago niya. Nagugustuhan siya ng mga viewers niya sa pagiging gago niya. Diba? So, like Kong, mahilig siya magpatawa. So, nagustuhan siya ng mga viewers dahil sa pagiging mapagpatawa niya. Lagi naman sa mga content niya, lagi siya nagpapatawa. And very consistent. Consistent siya doon. Next. Ang pag-YouTube, it takes time. Para ma-monetize tayo, para mag-grow yung subscribers, dumami. Just don't give up. Always isipin lang natin kaya tayo nag-YouTube dahil masaya tayo. And with nag-YouTube tayo because yung purpose natin, minsan yung because of our purpose. Before monetizing, bago natin isipin yung monetization ng ating YouTube channel, we should all, kailangan mapagtanto muna natin ano ba yung purpose. Kunwari ako, pagluluto, gusto ko kasing i-share dun sa iba yung skills ko, yung hilig ko, para sila din ma-inspire magluto, or at least yung ibang, kunwari yung recipe, hindi nila alam yung pag-adobo, may gustong mag-adobo, mag-type sila ng how to cook adobo, nandun yung content ko, they can learn, they can cook adobo, di ba? May gustong mag-gitara, hindi sila marunong mag-gitara, tapos ikaw yung content mo, pagtuturo ng gitara, natututo yung tao. So, may purpose. So, kailangan din malaman natin, ano ba yung purpose natin? Ba't tayo gumagawa ng content? Kung tayo nagpapasaya, may malungkot na tao, tapos biglang naghanap ng
pumunta ng YouTube, naghanap ng mga masasayang ano, masasayang content. Nakita yung YouTube mo, sumaya sila, 'di ba? Napaka laking ano 'yun, very sa akin ano 'yun eh. Napaka rewarding na para sa akin yung nakapagpasaya ka ng tao, nakatulong ka. So, first, bago mo isipin yung pera, yung pagmo-monetize, isipin muna yung purpose mo, kung ano ba yung maiaambag mo sa YouTube, ano ba yung maiaambag mo sa mga viewers mo, ano ba yung ma-share mo sa kanila. And money comes next. Kung meron man, meron. Kung wala, wala. Basta wag natin isipin na doon lang tayo nakapokus. Lagi natin pokusan ano rin ba yung purpose. Purpose before money. So, yun guys. And kung magsisimula tayo ng pera, agad yung iniisip natin sa pag-YouTube, abay, tigilan mo na. Tigilan mo na kasi ang pag-YouTube ay hindi lang doon ang focus natin. May purpose. We entertain people. We educate people. Yun yung pinaka-purpose. Money comes next. And pag yun yung inisip mo una, eh, hindi ka agad-agad lalago yung viewers mo. Kasi makikita naman ng mga viewers yun eh, kung doon ka lang nakapokus eh. Instead na pasayahin sila, na ano, feeling nila na gagamitin mo lang sila para magkapera ka. So, yun yung pinakamaling-maling desisyong gagawin natin na ipapakita natin dun sa mga viewers natin. Diba? Enable for us para mas maging popular pa. Gusto mo mas makilala ka, mas marami kang matulungan, mas marami kang masharean ng content mo or ng, kung ano man yung sinishare mo, kung ano man yung purpose mo. And kung gusto mo marami din sumuporta sa'yo, first, you have to join and be active in YouTube community. Makipag-interact ka doon sa mga content creator din. Kung manood ka ng mga YouTube ng iba, mga videos nila, and mag-comment ka rin, mag-like ka. Sa YouTube naman, pag dumikit ka sa kanila, didikitan ka rin nila. It's a give and take, guys. It's a give and take lang naman to eh. Kung gusto mong pinapanood ka nila, panoorin mo rin sila. Ganun lang naman yun. Ano pa ba? Lagi kang pag nanood ka ng video nila, lagi kang mag-leave ng comment para nakikilala ka din nila na ito, laging nanonood to si ano sa akin. Panoorin ko din kaya yung content niya. Tsaka pag nagustuhan naman niya, kung naging interesado siya sa content mo, lagi na rin yan mag-aabang. Lagi na rin yan mag-aabang ng mga uploads mo. And social media, pwede kang gumamit din ng social media para mas palugiin pa yung viewers mo. Kung gusto mong mas marami pang nakakanood ng mga contents mo, pwede mong ito share sa social media. Gamitin natin yung social media. And sa paggamit ng mga social media pages, make sure na uniform yung logo natin para natatandaan tayo ng tao. Kasi, it's like ad. Pag lagi, alam mo yung ano, influence. Pag lagi na lang nakikita yung logo mo, uy, nakita ko siya sa Facebook, uy, nakita ko siya sa YouTube, uy, nakita ko siya sa Twitter, sa Instagram. Medyo, you are creating your channel, you are creating your brand. You're making it big. Pinapalaki mo yung brand mo. Mas malawak na yung community na kakakita sa'yo. And doon, mas maraming suporta kang makukuha, mas marami kang taong masishare ng content mo. Sa YouTube naman, may mga grupo ng mga vloggers, pwede kang sumali para mas makilala ka pa, or doon magsishare-share kayo ng mga contents nyo, pwede kayo mag-share ng, uy, ano editor, anong edit, ano editing, pang-edit na app mo, uy, pre, paano ba gawin to, uy, pre, may music ka ba dyan ng mga free na pwede mong share sa akin, yung mga no copyright music, mga ganun. So, instead of focusing sa monetization, guys, instead of focusing dun sa magkapera agad sa YouTube, mas magandang mag-focus muna tayo sa pag-build ng audience natin. Doon, mag-focus tayo doon. Sa pag-build ng audience. Kasi yun naman talaga. Sa Facebook, di ba? Hindi ka naman makikilala kung di ka mag-i-interact sa iba. And pinopost natin din yung mga gusto natin i-share in way of building audience. Same as well lang po. Same lang sa YouTube din. Gusto natin magustuhan din ng mga tao yung mga pinopost natin dito. I-like nila, i-subscribe nila. And of course, comment. Siguro pag sa, ano din, yung thumbnail, sa thumbnail, yun, papansin ko, yung iba gumagamit ng ano, ng mga magagandang edit, clickbait ba, yung talagang pipindutin ng tao kasi minsan yung iba gumagamit ng mga artist, picture ng artista, pero I don't know with the cap ano ha, kung ano yung rules and regulation na applicable doon. Ingat na lang tayo. Pero ayun, sa thumbnail mo, ilagay mo yung something na magiging interesado yung tao na i-click agad para mapanood. So, yung thumbnail nakaakit-akit. Yun, clickbait. So, siguro, one of the last things na pwede kong sabihin is follow the rules, learn the rules and regulation of YouTube para tama yung ginagawa natin. When we start, right? Sunod-sunod na po yan. Consistent na yan na tama yung gagawin natin. So, start right. Kung hindi ka man nakapag-start right, check your YouTube right now or the YouTube rules and regulation para sa mga susunod, hindi ka magkakaproblema. Especially sa copyright, guys, ha.
learn the copyright. And especially po dun sa mga nage-game, mga gamers, yung game yung content, please change your background music. Karamihan doon nadalali sa copyright. Another last thing, sasabihin ko, always give thanks to your viewers. Lalo na yung mga pinakaunang-unang nag-subscribe sa'yo. Treat them as one of the most special viewers nyo kasi sila yung unang-unang mga taong nagtibala at sumuporta sa'yo. So that's all for today. This is Foodbite PH. Hindi ko man kayo na ipaghain ng lutong masarap na pagkain. At least nahainan ko kayo ng something para sa inyong maka-add sa knowledge sa pag-YouTube. So tapos na po ang YouTube 101 natin. Kung nagustuhan nyo, medyo may natutunan kayo dito. Like, comment, and subscribe. Magluluto ako next time, promise. Ngayon ko lang ito ginawa kasi wala talaga akong makontent and gusto ko lang kayong makausap. Gusto ko lang may share. And I think ito yung niluto ko kanina pa. Niluluto ko sa isip ko na para may maihain at may pakain ko sa isipan natin lahat. So, happy vlogging everyone. I hope na magkita-kita tayo sa taas. Maraming salamat po.